Lumabas na nga ang spoilers para sa paparating na chapter 1040. At may pamagat nga daw itong chapter 1040 na words that have no effect on the new generation. Bale, ang unang ang nilalaman na itong spoilers ay yung patungkol sa naging laban nila Big Mom, Trafalgar Law at Eustace Kidd. Sinasabi nga na nakayanan daw i-withstand ni Big Mom itong huling atake na ginawa ni Eustace Kidd sa last chapter. In fact, ay nagawa pa nga daw ni Big Mom na kunin yung lifespan ng mga tao sa live floor. Pero pinigilan nga daw kaagad yon ni Trafalgar Law. Sa sumunod naman daw na scene, pagtapos nga daw ng atake ni Eustace Kidd kay Big Mom, which is yung Dumb Punk, dito sinunod-sunod pa nga daw ni Eustace Kidd itong si Big Mom ng mga atake gamit yung electromagnetic cannon niya. Hanggang sa mag-collapse nga daw itong live floor. At ang naging resulta nga daw nito, nahulog daw itong si Big Mom papunta sa basement o sa lokasyon kung nasaan itong si Yamato. At kasabay nga daw ng paghulog ni Big Mom, nasama daw sa paghulog niya itong Kazenbo o yung apoy na halimaw na ginawa ni Kanjuro. At bukod pa nga dyan, nasama nga rin daw itong mga explosives sa paghulog nila sa ibaba ng Onigashima. Kung matatandaan nyo sa last chapter, nag-create nga itong si Trafalgar Law ng isang mahabang butas patagos sa labas ng Onigashima. Kaya naman itong nakreate nga na butas ni Trafalgar Law ang naging dahilan kung bakit mabilis na napalabas itong si Big Mom sa Onigashima. Anyway, habang papahulog nga daw itong si Big Mom sa labas ng Onigashima, bigla daw siyang may na-realize. Bali, bigla nga daw niyang naisip yung dating Pirate King na si Goldie Roger. Tinanong nga ni Big Mom yung sarili niya kung bakit daw ba hindi pa sinabi ni Roger kung ano yung One Piece bago siya mamatay. Kumbaga, yung curiosity ni Big Mom sa oras na to umaapaw since alam nga niya na papalabas na siya sa Onigashima. At dagdag pa nga ni Big Mom, sinabi nga niya kay Eustace Kidd at Law na akala daw ba nila ganun-ganun na lang siya mamamatay. Ang sumunod nga na impormasyon sa spoilers, bigla nga daw may sumabog dito sa butas na pinaghulugan ni Big Mom na malamang sa malamang kagagawan ng atake ni Eustace Kidd. At bigla na nga daw inannounce ng narrator na tuluyan na nga daw na natalo nila Eustace Kidd at Trafalgar Law itong si Big Mom. Meaning itong pagkatalo ni Big Mom, hindi ibig sabihin nito na tuluyan na siyang namatay. Bali, ang ibig sabihin nito parang natanggal lang siya sa nangyayaring laban dito sa Onigashima. Kumbaga, may chance pa rin na makita natin itong si Big Mom sa hinaharap. At gaya nga ng nabanggit ko sa isang theory video natin, malay nyo, si Big Mom pa ang maging main villain sa Elbaf Arc. Since dito nga siya nagmula at dito niya rin na-acquire yung Devil Fruit powers niya. At speaking of Devil Fruit, kung maaalala nyo nga sa last chapter, nung umatake nga itong si Big Mom ng 3000 League of Misery, makikita natin itong babae na nakreate ni Big Mom sa espada niya. Kung mapapansin nyo guys, may pagkakahawig nga ito kay Mother Carmel. Hindi kaya foreshadowing to ni Oda na hindi talaga nakain ni Big Mom itong si Mother Carmel? Bagkos nilagay lang ni Mother Carmel yung sarili niya kay Big Mom o sa Devil Fruit na Soul Fruit, nang sa ganon mas mahaba pa siyang mabuhay at pag dumating na ang tamang oras, bigla na lang siyang lalabas sa katauhan ni Big Mom? Kung mangyari nga to, malamang sa malamang na posible rin tong mangyari sa Devil Fruit na Dark Fruit. So what if ganito rin yung ginawa ni Rax D. Sebek, na pag dumating na yung tamang oras, bigla na lang siyang lalabas kay Blackbeard? Anyway, possibility lang naman yan. Sa part naman ng pagbabanggit ni Big Mom kay Goldie Roger, dito natin makikita kung gaano talaga kalaki ang impact na nagawa nitong si Roger sa era niya. Since itong mga current Yonko nga, halos tinitingala pa rin itong si Roger kahit ilang dekada na siyang wala dito sa mundo. Bali, itong pagkatalo nga ni Big Mom na officially nang sinabi, para sa akin nga, medyo nakulangan ako ng aksyon para kay Big Mom. Don't get me wrong guys, yes, maganda yung ipinakita nila Trafalgar Law at Eustace Kidd. Pero sa part ba ni Big Mom, nasatisfy kayo? Di ba parang may kulang? Hindi kasi natin siya nakita na gumamit ng Conqueror's Haki o maski yung pagkukot ng Conqueror's Haki. Unlike nung ginamit niya to kila Ulti at Page 1. Kumbaga, yung naging laban niya kila Eustace Kidd at Trafalgar Law, parang pure Devil Fruit battle lang.
Kayo ba, anong thoughts nyo dito? Bali kung may concern kayo, comment nyo na lang yan sa ating comment section sa ibaba para mapag-usapan natin yan. Ang sumunod naman na impormasyon sa spoilers, ito na nga yung parang magiging pinaka-highlights para sa paparating na chapter 1040. Since sinabi nga na itong si Zunisha daw, nakita na ni Momonosuke. At sinabi nga daw niya kay Yamato na papunta daw sa lokasyon nila itong si Zunisha. At dito tinanong nga daw ni Yamato itong si Momonosuke kung itong elepante daw ba na to na si Zunisha yung tinutukoy ni Kozuki Oden sa journal niya. Ang sagot nga lang ni Momonosuke oo. Si Zunisha nga daw ang nakama o kaibigan ni Joy Boy na nag-commit ng krimen 800 years ago. So itong mga bagong nalalaman natin patungkol kay Zunisha parang unti-unti na nga tayong nalilinawan sa mga pangyayari 800 years ago. Teka Kuya Ineru, paano nalaman ni Momonosuke na itong si Zunisha pala kaibigan ni Joy Boy 800 years ago? Bali may dalawang posibilidad lang kung paano to nalaman ni Momonosuke. Una, kung maaalala nyo during nga sa paghihiwalay ng Straw Hat Pirates at ng mga samurai sa Zoo Arc, nagpaiwan nga itong si Momonosuke sa Zoo Island. Dahil gusto nga niyang kausapin itong si Zunisha patungkol sa nangyayaring kakaiba sa kanila ni Luffy, which is yung voice of all things. Kaya possible na dito na nasabi ni Zunisha na kakampi siya nitong sila Joy Boy 800 years ago at hindi siya kalaban. Ang ikalawang posibilidad naman yung recently lang nalaman ni Momonosuke. Since sa last chapter nga nakita natin yung panel na merong naririnig na boses itong si Momonosuke. At maaaring dito palang sinabi ni Zunisha na kaibigan siya ni Joy Boy 800 years ago. Bali sa magsasabi naman na nalaman ni Momonosuke itong impormasyon na to dahil sa binigay na nga ni Yamato yung journal ni Oden sa kanya, kung maaalala nyo guys ha, nabasa na nga rin ni Yamato yung nilalaman ng journal. Pero bakit hindi niya alam na nag-commit ng krimen itong si Zunisha 800 years ago, diba? Meaning wala yung impormasyon na to sa journal ni Oden. Anyway, ngayon nga na ang natitira na lang na kalaban sa Onigashima itong sila Kaido, si Orochi at yung CP0, palapit na nga tayo ng palapit sa katapusan nitong Wano Arc. Sana lang sa mga susunod na chapters ipakita na itong one-on-one nila Luffy at Kaido. At sana lang hindi na sumunod pa itong sila Eustace Kid at Trafalgar Law sa rooftop. Nang sa ganun nga naman masolo lang ni Luffy na matalo itong kinikilalang pinakamalakas na nilalang sa mundo. All in all itong paparating nga na chapter 1040 panigurado na marami pang impormasyon ang malalaman natin patungkol kay Zunisha. At hindi lang itong mga nabanggit sa spoilers. Since halos ito nga lang yung nilalaman nitong paparating na chapter 1040. Maybe meron pang ma-reveal na hindi natin inaasahan. At ngayon ngang patapos na itong short-term goal ni Yamato na tanggalin ang mga explosives sa basement, sa tingin ko nga ang susunod niyang magiging goal related na kay Zunisha at Momonosuke. At ito nga yung tuluyan ng mabuksan ang borders ng Wano. Anyway, dito na nga nagtatapos itong maikling discussion natin patungkol sa latest spoilers para sa paparating na chapter 1040. Bali, papaliwanag ko na lang ng mas detalyado yung paparating na chapter 1040. Syempre, once na lumabas na yung full chapter neto. So, yun lang. Peace!